Good morning, guys. Our DIY tips for today is how to reuse our old pulleys. Tara, umpisa na natin. Guys, meron tayong dalawang pulley dito. Isang stock pulley and isang aftermarket pulley. So, itong aftermarket pulley natin ay hindi na natin nagagamit dahil worn out na yung bushing niya. Kung mapansin nyo, umali na siya dun sa slider bushing. Ang nagiging cost niya sa performance ng panggilid natin eh maingay at syempre mabibrate na rin, but yung surface niya eh wala pang damage, so okay na okay pa rin, o perfect pa rin yung degree niya, wala pa siyang target. And itong stock pulley naman natin eh worn out naman na yung surface niya, out of degree na yung angle niya. So medyo malalim na yung surface niya, yung carving niya. But yung bushing niya ay in good condition pa. So pwede pa natin magamit yung bushing niya. So kung mapapansin niyo, medyo hard to insert pa yung bushing niya. So inalis ko na yung oil seal niya dito para matry natin talaga kung maganda pa yung condition niya. So paano nga ba natin mapapakinabangan ulit yung ating mga old pulleys? So ang gagawin natin ngayon, yung bushing nito ang ililipat natin dito sa aftermarket pulley natin. So paano ba natin ito alisin? Guys, una, pwede nating i-press out yung bushing nito manually. Guys, bago nga pala tayo mag-proceed sa pagtatanggal ng bushing, yung aftermarket pulley natin, meron nga pala siyang lock dito sa ilalim ng bushing niya. So, kailangan muna natin alisin to bago natin i-press out yung bushing. Siya kasi yung nag-hold dun sa bushing para hindi siya lumabas. Gagamit lang tayo ng Martillo and 17mm na socket wrench. Ito kasi yung na-try kong almost same diameter nitong bushing or any tube or same diameter na pin. O kailangan lang natin ng wood sa ilalim, then yun, puk-puk-puk lang until matanggal yung bushing. Secondly, pwede din namin itong ipapress sa press machine kung malapit tayo sa machine shop to lessen the possibility na ma-damage yung bushing natin. It can cost siguro around 150 to 200 pesos yung pa-press nito. Kung nagtitipid tayo, kaysa naman bumili tayo ng bago na around 800 to 1,400 depende sa brand. So guys, ito na yung mga bushing natin. So ito yung bushing ng stock pulley natin. And then, ito yung bushing aftermarket pulley natin. So, kung makakasin yung pagkaiba niya, yung bushing ng stock pulley natin ay mayroong slap sa loob. Siya yung nag-hold ng grasa para may lubrication yung slider bushing natin. So, kaya mas matibay talaga siya. So, ito yung ipapalit natin dun sa aftermarket na pulley natin. Ito naman yung bushing sa aftermarket na pulley natin. So, ang pagkakaiba niya, wala siyang slot dun sa loob. Kaya, mas mabilis talaga siyang ma-ono. So, guys, natapos na natin yung project natin. Napapress na natin yung bushing ng pulley natin. So, nailipat na natin yung bushing ng stock pulley natin dito sa aftermarket pulley natin. So, pwedeng-pwede na natin ulit siyang gamitin. Mas matibay na siya ngayon dahil yung bushing na kinabit natin ay mayroong slot para sa lubrication. So maraming salamat ulit guys sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the tiny bell para updated ka sa aking mga video.
ako si Dean na nagsasabing dito sa channel ko, sagot ko ang DIY mo.